Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng mga tagapakinig ng Dear Kuya E. Kuya E, tulad po ng mga karaniwang naririnig ko ng pagpapakilala, bansagan niyo po ako sa pangalang Sapira. Isa po akong tagong gay, not bisexual dahil attracted lang po ako sa boys, unlike others na pati raw sa girls. Hindi naman po ako against Kuya E sa mga nagsasabi na bi sila. Pero minsan, parang hindi naman. Chawot! Kuya E, ngayon po ay magbabahagi ako ng isang kwento ng aking karanasan sa larangan ng sangkabaklaan. Sangkabaklaan talaga. Kuya E, ito po ay patungkol kay Oslan, ang lalaking inibig ko. Kuya E, bago ang lahat, gusto ko lamang pong ibahagi muna na nung bata ako, madalas po akong mabuli. Maitim, pangit, minsan pa nga natatawag akong tsonggo. Kasi daw, pango, na ay maitim pa. Dala-dala ko rin ito sa loob ng maraming taon ang pangaalipusta, Kuya E, ng mga tao. Hanggang sa aking paglaki, kaya naman wala akong lakas ng loob na humarap sa tao. Kahit noon pa man. Pero sa paglipas ng panahon, syempre, natututo naman tayong lumaban sa buhay. Dahil sa pagkakaroon ng maayos na trabaho, dumating po sa point na medyo nag-lighten na ang balat ko. Meaning, hindi na ako maitim. Hanggang sa 7 years ago, dahil na rin sa kagustuhan ko na mabago ang sarili ko, ay nagpa-opera ako ng ilong at ilang enhancement sa mukha. Doon ko napatunayan na marami pala talagang nagbe-base sa itsura. Kasi simula noon naging pansinin na ako Kuya E ng mga tao. Kuya E, dahil sa maitsura na ako, may ilan na rin na lalaki ang nakarelasyon ko. Kumbaga, nakakabulag talaga ang itsura. Mapa babae man yan or lalaki. Masasabi ko na dahil sa mga pinabago ko, marami rin ang hindi na nakakilala sa akin. Balik tayo kay Oslan. Kuya E, si Oslan ang isa sa mga madalas mambuli sa akin nung elementary at high school. At sa hindi inaasahang pagkakataon, kami ni Oslan pala ay magkukrus ang landas ng wala siyang alam o hindi ako makikilala. Manager ako ng isang restaurant habang siya naman ay nag-a-apply na staff. Nagulat ako nang humarap sa akin si Oslan. Aminado ako Kuya E, si Oslan kahit bully ay crush ko siya. As in crush ng bayan sa school si Oslan. Maraming babae at babaeng puso ang nagkakagusto kay Oslan. Kahit na nga ako na madalas niyang mabuli. Pero sino nga bang mag-aakala na sa isang iglap ay ako ang mas magiging mataas kay Oslan? Sir, good morning po. Wika ni Oslan sa akin. Pamilyar po kayo sir, nagkakilala na ba tayo? Sabi ko palagay ko ay hindi. Hindi taga rito ang pamilya namin. Parang teleserye ang peg ko nun Kuya E. Nang magpanggap akong hindi ko siya kilala. Naging casual Kuya E ang naging pakikitungo kay Oslan. Nasabi ko nga, mas gumawa po pa. Masipag si Oslan sa trabaho at madalas ay nauhuli niya akong nakatingin sa kanya. Siguro nga Kuya E, may mga tao talaga na iwasan mo man ang tingin ay tila ba hinihila ang iyong mga mata para tingnan. Matangkad, chinito, guwapo si Oslan Kuya E. Kahit sino, hindi pwedeng hindi magkagusto sa kanya. Kuya E, sa paglipas ng mga araw, nakilala ko si Oslan. At aaminin ko, nagbabago na ang pananaw ko sa kanya na noong araw ay binubuli-buli ako. Tulad ng isang beses na may binubuli ang mga bata na mentally ill na lalaki, ipinagtanggol niya at ipinagtabuyan ng mga bata.
Nang lunchtime, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Oslan. At nang tanungin ko si Oslan anong nangyari dun sa matanda, sinabi niya sa akin na binubuli daw kasi ang matanda. Sabi ko sa kanya, good to know na ayaw mo sa bully. Sagot sa akin ni Oslan, nung bata daw siya ay may binubuli siya. At laking gulat ko na ako pala ang tinutukoy niya. Sana daw ay hindi niya nagawa yun. Nang tanungin ko siya kung nasan na ang taong yun ay hindi na raw niya alam. Alam mo sir, kapag pala nagkakaedad ka na, marirealize mo talaga yung mga maling gawain sa buhay na pagsisisihan mo kahit nga ba nung alam mong bata ka pa at marami kang mga gustong gawin at sinusubukan. Baka sa mukha ni Oslan ang pagsisisi niya na sabi nga niya ay too late. Sa mga oras na yon alam ko, may pagkaasar pa rin ako at sama ng loob kay Oslan. Pero andun kasi na may nakikita akong pagsisisi talaga sa kaniyang muka. Kuya E, sa paglipas ng mga araw, mas nakilala ko si Oslan at nalaman ko ang pinanggalingan ng kanyang pagiging bully. Lagi siyang sinisigawan nung bata pa siya at ginugulpi ng kanyang palainom na tatay. Ang ending, siya mismo naging bully. Kuya E, sa paglipas pa ng mga araw, natagpuan ko na lang ang sarili kong sa halip na magtanim ng sama ng loob ay umibig pa ako kay Oslan. At dahil sa pagiging close naming dalawa, Kuya E, hindi namin maiwasang machismis sa trabaho. Sinabi ko ito kay Oslan at sinabi kong dapat ay hindi kami machismis, pero nagulat ako nang kinausap niya ako ng harapan. Sir, wala naman sigurong masama na machismis tayo. Hindi ko po kayo huhusgahan kung sasabihin niyong gusto niyo ako dahil walang problema sa akin yun. Anong ibig mong sabihin? Sir, iba na ang panahon ngayon. Pwede na rin naman magmahala ng tulad natin. Pero ano ka ba? Tanong ko kay Oslan. Sir, naguguluhan ako. Pero aminin ko, gusto kita. Iba ang pakiramdam ko sa'yo kapag kasama kita, kapag kausap kita. Para bang matagal na tayo magkakilala. Nagulat ako sa sinabi ni Oslan. Posible nga kaya na isang bully ay iyon ang maramdaman sa dati niyang binubully? Gusto ko rin si Oslan, Kuya E, sa totoo lang. Pero naguguluhan kasi ako na baka masaktan ako. Maraming tanong sa aking isip na kung ako yung dating ako, magugustuhan niya ba ako? Na kung hindi ganito ang itsura ko, same din kaya ng kanyang pakikitungo? Sinabi ko kay Oslan na hindi pa niya ako lubos na kilala. Wala daw problema kung gusto kong mas kilalanin pa namin ang isa't isa. Aaminin ko, may pagmamahal na ako kay Oslan. Ang dating bully na crush ko naman, heto, inalalapit sa akin ng sarili. Inisip ko, Kuya E, paano kung nalaman niya na ako ngayon? Magbabago kaya ang pakikitungo niya sa akin? Walang ibang makakasagot ng tanong kundi si Oslan. Ilang gabi kong pinag-isipan, tatanggapin ko ba ang kanyang pag-ibig o ipagtatabuyan ko siya? Toroy. Isusugal ko ba ang pag-ibig ko nang di niya nalalaman kung sino ako o kailangang aminin ko muna kung sino ako? Kuya E, dumating po ang araw ng kaarawan ni Oslan. Sinabi niya sa akin na hindi siya mag-iimbita kahit na maraming mga humihirit sa kanya. Dahil para daw sa aming dalawa ang araw niya. Kuya E, nag-set po si Oslan ng night swimming and yes, kami nga lang dalawa. Seryoso si Oslan sa akin. Sabi ko sa kanya kung may itsura ba ako? Sagot naman niya, oo naman. Paano kung wala? Paano kung kabuli-buli ako? Sabi niya, kahit sino pa raw ako. O talaga ba? Kahit ako yung dati mong binubuli? Kuya E, doon na ako nagpakilala kay Oslan na kanyang ikinagulat. Humingi siya ng tawad sa lahat. Pero maniwala daw ako. Nagsisisi siya sa lahat at willing niyang patunayan na nagbago na siya. Naiyak ako, Kuya E. Kasi kahit ano pang sakit o sama ng kalooban sa iyo ng isang tao,
dahil sa pagmamahal mo ay tatanggapin mo. Kuya E, pinatawad at winelcome ko ang pagmamahal ni Oslan sa akin. May pagdududa man sa pag-ibig niya ay pinatunayan naman ni Oslan ang pagmamahal niya sa akin. At ang masasabi ko, sobrang bumawi siya. As in, pinagsilbihan ako. Ginawa lahat ni Oslan para tunay na makuha ang tiwala ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagsama kaming dalawa. And we're together for almost 6 years. Minsan Kuya E, hindi mo talaga alam kung saan ka dadalhin ang tadhana. Kahit sabihin mong hate mo pa, mamahalin at mamahalin mo pa rin. Kuya E, hanggang dito na lamang po sa peer. Taray, the more you hate, the more you love ang pega. Well, sabi mo nga, no, hindi talaga masasabi kung saan ka dadalhin ng tadhana, no, after nga ng mga nangyari, ng mga pambubuli noon, tapos nakakatuwa, no, parang teleserye na hindi kanya nakilala o ano ba, something like that, mga parang may teleserye na gano'n, no. Nakakatuwa naman na ang ending nyo pa rin ay sa pagmamahalan. And good to know naman na si Oslan ay nagbago naman talaga, 'di ba? Nakita mo kung paano niya ipagtanggol yung isang mentally ill sa mga nambubuli. Syempre, naisip niya siguro na mali talaga yung kanyang mga naging kilos o naging galaw noong bago pa lamang kayo o nung una kayong magkakilala ng matagal na panahon. Muli, maraming salamat sa iyo, Sapir, sa isang napakagandang kwento. At sa lahat po ng mga sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.